Hello mga kabayan, this is MJ of W Vlogger here in Hong Kong. Mga kabayan, welcome back to my channel. Mayroon po akong i-share sa inyo today na nangyari sa akin. And I think dapat mapanood nyo to kasi sobrang informative po nito. And I think din na maraming mga OFW makakarelate at posible na mainganyo din dito sa aking i-share. Pero bago pong lahat mga kabayan, huwag po natin kalimutan na i-support po ang aking channel. Ay nagbabalik po tayo. Ganito kasi mga kababayan, may napanood po ako na video sa Facebook about sa isang OFW na pwede na pala makakuha ng bachelor's degree habang nandito sa ibang bansa at nagtatrabaho. So ako naman, sobrang gusto ko to kasi syempre diba gusto ko rin makapagtapos ng pag-aaral. Kasi sa Pilipinas, ang tinapos ko is vocational course lang po yon sa St. Martha's Caregiving School. So, yun pong tinapos ko. Now, syempre, gusto ko naman ng bachelor's degree, diba? Ang sarap kayo pakinggan na pag may bachelor's degree ka. Kaysa pa, hindi lang siya masarap sa tenga na pakinggan, pero iba pa rin talaga kapag nakapagtapos ka. Di ko lang alam sa iba, kasi yung iba, may sinasabi nila na parang okay lang na hindi sila magtapos, total may work naman sila. Okay lang na hindi na magtapos kasi ganito, kasi ganyan. But it's their choice naman. But for me, parang iba talaga eh. Kapag may nakatapos ka, madadala mo yan hanggang sa pagtanda mo eh. Maaaring may mga kababayan tayo dito na nakapag-graduate ng 4 years sa Pilipinas pero hindi nila masyadong nagamit. At yun nga, napunta dito sa ibang bansa at iba yung naging work nila. Marami dito sa Hong Kong. At yun nga, it's their choice naman kung gusto nila ng ibang career at mas practical na career, di ba? Sometimes kasi, hindi lang sometimes, just sa Pilipinas kasi, hindi naman guaranteed na maganda yung buhay mo kapag nakagraduate ka ng 4-year course, di ba? But then anyways, ako, gusto ko talaga na mag-aral. Kaya nung nakita ko itong post sa Facebook, talagang nagustuhan ko siya. Kaya kanina umaga, nag-inquire ako, pinuntahan ko talaga sa Seongwon. Nakipag-connect ako sa kanila through their link na na-touch nila doon sa video nila. And then, pinuntahan ko talaga yung office nila kaninang umaga. Iplano ko ay mag-inquire lang kasi marami pa akong mga question na gusto ko itanong para maklaro naman, para diba, makapag-prepare ako. Pero ang nangyari, diretso na po yung nangyari. Pagka-inquire kong ganun, parang pina-fill up na lang nila ako ng form. And then, diretso na talaga. Enroll agad. Tinanong ko talaga sila kung yung kurso ba nila talagang katulad na sa Pilipinas na bachelor's degree talaga. Sabi nila, oo nga daw. May units talaga. Meron din silang in-offer na short-term course. Pero ang dalawa lang kasi, hindi ko pa pala nasabi sa inyong school. Yung school is AMA. AMA Computer Learning Center. Di ba meron din yan sa Pilipinas? So online class po siya. Pero meron kaming every Sunday. Kasi Sunday lang po yung off ko. Nagkataon din na meron silang Sunday class face-to-face. Pero after that, online na lahat. So para sa bachelor's degree, ang kanilang kurso na in-offer is BS Ed at saka BSIT. Yung kinuha ko is BSIT. Now for me lang talaga mga kabayan, na for sure na hindi to maging madali. Kasi hindi naman mura ang mag-aral. Siyempre, nagtatrabaho din po ako. So, tsaka hindi ko in-expect na mapunta ako sa BSIT. Tatanong ko lang sana kung meron silang business management, ganyan. Pero wala eh. And naisip ko, mas maganda na rin siguro kung BSIT kasi diba, medyo kailangan natin maging techie ngayon, panahon ngayon. I think makakatulong naman talaga siya. Ito nga po yung handbook ko. Teka. Ayan po yung handbook ko, kayo na binigay. Medyo na-shock lang ako kasi yung plano ko na mag-inquire lang sana, nauwi sa diretso na pag-enroll. Pala ko sana May pa lang ako mag-start. Pati naisip po na lang din na bakit ko papaabuti ng May kung pwede naman ngayon. Kasi ngayon po talaga yung start ng SEM nila. So later on, magtatanong pa ako ng marami kasi para maklaro talaga. Like for example sa schedule, and sa mga units, ganyan. So kailangan mo itanong yun. Sa mga requirements. So kanina, introduction pa lang po yun. Anyways mga kabayan, if you want to learn more about AMA Computer Learning Center, stay tuned po dito sa akin channel kasi i-vlog ko po lahat ng process. Pwede rin po kayong magtanong dyan sa ating comment section para magawan po natin ng special vlog. It's a great opportunity po talaga para sa ating mga OFW na while nagtatrabaho tayo, nag-aaral din tayo. Imagine na lang natin yan. Ang sarap sa pakiramdam na makapagtapos. Hirap na hirap ka rito sa ibang bansa, di ba? Tapos syempre, kasi kung ako lang mga kabayan, plano sana ako na mag-aral pag uwi ko ng Pilipinas. Pero worried lang ako kasi, yung source of income, ang hirap mag-aral ng walang solid source of income. And ngayon na there's opportunity na makapag-aral while nag-work ako, dream job ko na lang talaga. So mga kabayan, see you in our next vlog. Don't forget to...